I see from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to, we got nothing to lose. You're looking so old. So now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, baby. Let me love you. This place, I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love. Retard, retard, drive. Seven two nine two four, enter the active line up runway 23. Enter the active line up runway 7294. Cebu 325, make 180, turn right, Charlie, to parking. 180, right turn now, to Charlie, Cebu 325. Right. Hey, the pilots, I'm flying with Mickey today. Again, di ba nakasama ka na dati sa akin? Yes, Captain. Yes. Dito kami ngayon sa Bicol International Airport. Napakaganda ng ano, ng weather. Ayan. Good boy to eh. Kaso lang sarado si ano eh. Sarado si Mayon eh. Bakit kaya hindi nagpapakita si Mayon ngayon? Baka medyo ebat. Anyway guys, napaka short lang nalipad namin. Dito lang, Bicol. Tapos balik na naman ng Manila. Hopefully, pagbalik ng Manila eh hindi masyadong traffic, pero sa ngayon passengers, Captain, masyado ng ano sa ngayon, binigyan na kami ng ano ng time to depart here, 1 hour dun sa sa requested namin na time to depart here. That means that medyo congested yung Manila, maraming traffic, kaya yun sinisequence nila lahat. Pero yun nga, tapos na kami mag-prepare, waiting na lang para matapos yung pag-board ng mga pasahero at saka mga bagahe. Mickey! Yes, sir. Sige ha, ikaw lumipad. Yes, Captain. Tignan natin kung good boy ka nga. Ay, thank you very much, Captain. Show yan, Captain. Mickey pala guys, galing to ng ATR. Yes, sir. Lumipad siya dati ng ATR. Bago ng ATR, anong nilipad mo? Cessna, sir. Cessna? Saan? Sa Pangasinan, Flyfast. Flyfast? Yes, sir. Instructor ka dun? Yes, sir. O yan, shoutout sa mga taga Flyfast. Yes, sir. Bihira akong makarinig na kasama na taga ibang ano, flight school. Usually, Omni. Ah, yes, sir. Airlink. Yan. Ngayon, fly fast. Yes, sir. Ang dami sila dun. Yes. Since
Naghihintay na lang kami na matapos yung ano, wala kaming ginagawa ni Miki. May tanong dito, Miki. Yes, sir. Ayan. Ano yun? Matanong ko lang po, sabi ni Danilo Buenaventura. For what reason na nagbe-bend yung mga pakpak ng aircraft? Sana masagot sa next nyo na upload. Yung pakpak natin, bakit daw? Ano, sir, yung ano, yung wing kit natin, sir? Yung buong pakpak. Siyempre, parang ano yan, parang building. Kapag ginawan mo ng masyadong stiff, yan, sabi nga nila, di ba? Sa buhay, kailangan para kang kawayan. Marunong kang sumabay sa agos ng hangin. Kasi kung hindi, baka mabali ka. So yun din yung concept ng pakpak. Kailangan medyo flexible yung pakpak natin. Kasi pag sobrang stiff, pumasok tayo sa ulap, magkaroon ng mga malalakas na hangin, so baka mabali yung pakpak natin. Pero kung nagbe-bend lang yung pakpak mo, so sumusunod lang siya dun sa, ano, sa, meron siyang, kumbaga, parang tolerance. Hindi siya ba, basta-basta mababali kasi flexible siya. Yes, so, ganun din yun, di ba? Sa buhay. Nagkakape ako, ha? May baon akong kape. Baka sabihin nyo, ba't wala akong mask? Mahirap naman mag-mask pag nagkakape. Miki, may tanong. Yes, sir. Eto, sagutin mo rin. Cap, in all your years of flying, nakakita ka na ba ng UFO? Some commercial pilots claim meron nga silang nakikita. May nakita ka na bang UFO? Hello everyone. So by definition, unidentified. Unidentified flying object. So wala pa. Wala pa? Ano yung pinaka-weird mo na nakita sa Aliparan? Sir, ano, hindi naman weird na nakakatawa makakita. Sir, yung sa US. Ano? Yung ano ng US, yung drones. Ah, mga drones. Yes, mga drones sa US. Ah, dito marami sa Sambuanga may yes, nakikita ako mga drones. Sa lugar niya, sir. Saka ako, yung ano, yung helicopter ng US nung flight instructor pa ako sa Clark. Anong helicopter yun? Yung dalawang helicopter na ginagawa. Ah, Osprey. Yes, sir. Osprey. Osprey. Pero yes, parang aeroplano kasi yung Osprey. Meron pa isa, yung Chinook. Ah, yung isa, yung Osprey. Sir. Ah, yung Osprey. Meron niya sa Clark naman dito, pupunta. Ako naman, pinaka-weird ko siguro na ano, na witness habang lumilipad, pare. Yung nasa 5,000 feet kami. Yes, sir. Meron pa kami nakasalubong na ibon. Ah, nakikita sa akin, sir. Hindi ako makapaniwala na kayang lumipad ng ibon ng ganun kataas yung 5,000 dito sa Pilipinas, ha? Kasi syempre yung mga sa ibang bansa, yung mga vultures, kaya nilang lumipad ng sobrang tataas, eh. Wala naman tayong vultures dito. Sir, alam mo ba na-research ko yan? Migratory geese. Oo, mga migratory geese. Grabe, sir, 20,000. Tus? Oh, yes, sir. 20,000? Google, sir, ha? Google, ha? Na-research ko na sa dyante ako yan. Kasi tinakot ako, medyo natakot ako, sinabi ng instructor ko na madami daw ibon. So, tinanong ko sa kanya, hanggang anong altitude ako matatakot? Hindi niya masagot, so sinerge ko. Sinerge mo? 20,000? Ito yung highest altitude. Oh, tayo hindi na natin kaya yun kasi walang pressurization. Yes, so, sir. So, sometimes yung mga hayop, talagang hayop sa galing, no? Yung lungs nila. Isipin mo yung lungs nila, kaya nilang huminga ng 20,000 feet. Yes, sir. Yan, dagdag kaalaman from Miki. Yes, sir. Okay, ito pa. Yes, sir. Sabi ni Jerome Medrano, ask ko lang, may gas pedal din ba ang aeroplano? Parang kotse. Salamat. Sana ma-mention. Watching always. From Taiwan. Wow. Oh, wow. May gas pedal ba tayo sa paa? Walang gas pedal, sir. Ay, wala. Yan. I-explain sa inyo ni Miki. Ang sa baba ay sa paggalaw ng rudder. Ang rudder is for movement sa... Pakita mo yan. Ayan, sir. Ito yung sa rudder. For the movement yan. For movement sa ground. Doon sa ibang aeroplano na walang nose wheel steering. Yes. Pero pwede mo rin siyang gamitin kahit may nose wheel steering for small corrections lang. Ano yung nagkocontrol ng gas natin? Ang nagkocontrol ng gas natin or fuel is ito. Yan. Yung ano, thrust levers. Yes. Pero, yes, sir. So wala kaming inaapakan na silinyador. Yes, sir. Wala. Kung gusto naming madagdagan yung thrust ng makina, ito gagamitin namin. So sana nasagot yung tanong ninyo. Sabi naman ni ano, Prob Red 8, piloto na pala si General Luna. It's a compliment, di ba? Ah, yes, sir. Gusto mo bang magmura ako ngayon? Si Melvin Cabrera, qualified ka rin, ka pa rin ba magpalipad ng C-130? Sana sa future vlogs mapasama yun. Hindi na, kasi tagal-tagal ko nang hindi lumipad. Sa ano, sa pagpipiloto, parang si Miki dati pinapalipad mo yung Cessna. Yes, sir. Qualified ka pa ba magpalipad ng Cessna? Hindi na, sir. Hindi na. Kasi sa pagpipiloto, kailangan meron kang at least 3 takeoff and landings doon sa aircraft na pinapalipad mo
within 90 days para maging current ka dun sa aircraft na yon. So kami, ako, 10 taon na akong hindi nagpapalipad ng C-130. So wala na. At saka, nakalimutan ko na rin yung ibang procedures dun sa C-130. Sigurado ko si Mickey nakalimutan niya na rin yung ibang procedures dun sa Cessna. Yes, Captain. Diba? So yun, kailangan mo ng at least 3 takeoff and landings within 90 days para maging current ka doon sa ano, yun ang currency requirement sa isang aeroplano. Pag hindi ka nakagawa noon, hindi ka pwedeng magpalipad, kailangan kang i-check ulit. Ito, magandang tanong si Delay Peralta, sabi niya. Pwede bang pakisagot tanong ko, Captain? Totoo bang mas safe pag nasa taas ka na kesa before take off or yung magta-touchdown? Yes, di ba? Idol. Yes, sir. Ang pinaka ano? Anong pinaka-critical? Majority ng accidents is during takeoff and landing. Yes, majority ng accidents during takeoff and landings. Majority ng CFIT or yung controlled flight into terrain during approach. So, yung pinaka-critical na phase ng flight is pag mabagal pa yung aeroplano at saka kapag ka mababa pa yung aeroplano, low and slow. So, that's during takeoff and that's during landing. Kapag ka nasa taas na tayo, nagko-cruise na tayo, yun ang pinaka-safe na ano na phase ng flight kasi hindi na tayo lumiliko, masyado na tayong mataas para bumangga sa mga terrain. Yung pag-monitor sa aeroplano mas madali na rin kasi cruising na tayo, hindi na rin masyadong maraming traffic na binabantayan. Yun ang mga ano, mga challenges sa flight kapag take-off and landing or yung approach. Yan ang mga pinaka-busy. So kapag nagko-cruise na tayo nasa 36,000 feet hindi na masyado. Di ba? Idol? Yes, Captain. Then, okay. May altitude na tayo to ano, to recover. Yes, may problema. Tama. Very good. Kapag nagkaroon ng problema, may altitude tayo na pwedeng gamitin kasi syempre pag pa-take off ka pa lang biglang nagka-problema, masyadong mababa tayo, mahirap maka-recover, di ba? So, 'yan ang mga critical phases of flight, take off and landing. Yes, sir. Okay. Makapagpatuloy natin mamaya sa Manila. Miggy. Yes, Captain. Let's go. Lilipad si Miggy papunta Manila. Pilot, sandito na tayo sa Manila. Ang ganda ng landing ni Mickey. Wish ka lang. Ayan, kahit na yung pinanggalingan namin, sobrang ulap. Nakita nyo naman, kung yung approach namin sa 2-4, it's all thunderstorm. Pero tuloy natin, bago tayo matapos. May tanong dito, Mickey. Yes, Cap. Ask ko lang po, ano yun? What altitude po kayo nagbababa ng gear? Sana po masagot. Thanks, Captain. From Likwanan, Kirk Andre. Altitude ba? Wala namang particular altitude, yes. Cap. Pero meron lang tayong boundary na we have to be configured before 1,500 feet as per company. Yes, sa company namin, bago ka umabot ng 1,500 feet, kailangan fully configured ka na for landing. Ibig sabihin nun, kung ano yung landing configuration, yung flaps, talagang naka-fully configured ka na. Pero wala actually parang hard altitude na kailangan. Sa yes, altitude na to, ibababa mo yung landing gear. Hindi ganun. Pwede kasi, mo siyang gamitin na strategic, sir. Yes, so pwede mo siya. Kumbaga, sa diskarte mo yon sa paglipad. Kasi yung pagbababa ng gears, pwede mo siyang gamitin din na para mabawasan yung airspeed mo. So minsan, kahit mataas ka pa, tapos mabilis na mabilis, gusto mo kailangan mo magbaba ng gear, wala ka ibang option para lang mabawasan yung airspeed mo, pwede mong gawin yon as long as pasok siya sa limit. So tama yung sinabi ni Mickey. Wala siyang hard altitude or kung ano man yung parang designated altitude na kailangan
doon nagbababa ng gears. Depende sa diskarte, depende sa pinaglalandingan. Diba, Idol? Yes, Captain. Okay. So guys, I hope may natutunan kayo sa amin ni Mickey. Hindi ko na-interview si Mickey, na-interview ko na ito dati. Yes, Captain. Maraming salamat. Yan, Mickey, anong masasabi mo sa mga gustong sumali sa atin ngayon? Hi po. Sali lang po kayo. Dami po kayo matututunan kay Captain JC rin. Sige, bye-bye. Bye-bye, Idol. Bye po.